Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Nasaan man po tayong panig ng daigdig ngayon, ano man pong oras natin. Ngayong araw na ito, lagi po oras-oras na napakabuti ng ating Panginoon. Ano man po ang ating sitwasyon na ngayon, naniniwala po ako na hindi nagkataon na nag-tune in ka dito ngayon, na napapakinggan mo itong mensaheng ito, nakasama ka namin sa pananambahan ngayong araw na ito. So praise the Lord at tayo po ay buhay. Tayo po ay patuloy na may pag-asa, tayo po ay humihinga, at higat sa lahat, tayo po ay nakakasamba pa rin sa ating Panginoon. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating series ngayon na The Grind. So we are on the second installment in our new series titled The Grind, Preserving in a Tough World. Preserving in a Tough World. Napaka-tough ng mundo natin ngayon, lalo na po ngayong panahon na ito. Alam naman na po natin na ganito talaga ang mangyayari. Nasabi na po sa atin ng Biblia yan, ng Panginoon, na talagang hindi naman talaga padali ng padali. Pahirap ng pahirap, pero maganda din naman ang ending ng mga tunay na mananampalataya. But kasama po ito sa mga talagang natural na mangyayari. So this four-week sermon series details the importance of overcoming adversity and fighting even for our faith, even when life is difficult. So ang goal po ng series natin is to encourage and equip everyone to persevere through the daily grind of life, of school, of family, sa trabaho natin, with purpose and meaning. So, hindi lang tayo basta-basta na lumalaban sa buhay, kundi may ipinaglalaban tayo na kung saan alam natin na sinasamahan tayo ng Panginoon. By the way, patuloy po nating i-share itong link natin dahil naniniwala ako may mga taong katatagpuin ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito, dahil hindi lang naman ikaw ang kakausapin ng Panginoon, hindi lang ako ang gagamitin ng Panginoon, kundi gagamitin ka rin ng Panginoon at may mga tao pa na kung saan masyesheran mo ng link na ito ngayong araw na ito. Naniniwala ko na sila din po ay katatagpuin ng ating Panginoon. So, watch and share po lang tayo. Yung pinapanood mong ito, yung link na ito ay iyo pong isi-share din sa ibang tao, and continue to support this ministry, itong online ministry natin. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa YouTube channel natin, Amazing Hope Christian Church International, subscribe na po tayo doon para mas marami pa ang mga videos na mapanood natin, maging parte tayo sa ministry yon. And even dito sa FB page natin, ay patuloy po tayo mag-follow dito at i-share natin sa ating mga kaibigan. So maraming salamat sa Panginoon dahil itong ganitong klaseng platform ay marami pong naaabot. Dati hindi makapag-mission ng isang tao makapunta sa isang lugar because of lack of budget. Kulang kasi yung budget, minsan hindi ka Southeast Asia lang, hindi na makapunta. Hindi mapakinggan yung mensahe na gusto niyang i-share. But today, mga kapatid, Asia is just one click away. Europe is just one click away. Kumbaga, Africa is just one click away. Even Antarctica, kung meron man doon, is just one click away. Kaya nga po, isa sa magandang ministry natin. So continue to support our online ministry. So naniniwala po ako, mga kapatid, na ngayong araw na ito, nakakausapin tayo ng Panginoon. Let's get started. Alam niyo po, mga kapatid, na maraming mga problema sa buhay ng isang tao, ang umpisa lang na napakahirap, pero eventually, ito ay nagiging pagpapala sa kanya. Alam niyo po ba na karamihan ng prosperity na nararanasan ngayon ng isang tao, ng isang company, ng isang grupo, ay ang pinanggalingan nito ay problema. Maraming mga problema na kinakaharap tayo ngayon, na marami tayong mga pagpapala na kinakaharap ngayon na ang pinanggalingan lamang ay isang malaking problema. So ibig sabihin, we can turn our problem into prosperity. Marami pong mga technologies ngayon na ini-enjoy ang tao na ang pinanggalingan lamang ay isang problema. Lagi ko pong sinasabi, kaya naka-invento ng aircon, maybe pagod ng kapapaypay yung mga tao. O kaya yung electric fan ay kapos sa sobrang init, kaya naka-invento ng aircon. Kaya naka-invento po ng eroplano, ng mabibilis na mga sasakyan, dahil napakabagal ng means of transportation dati, mahirap. So napansin natin, maraming mga magagandang mga bagay ngayon, ang pinagsimulan lamang ay problema.
Kaya it doesn't mean na may problema ka, katapusan na yung buhay mo. It's up to you, kapatid. Pwede mo, you can turn your problem into prosperity. Kaya po, maraming mga milyonaryo ngayon, self-made. Hindi naman sila napamanahan. Why? Sila'y lumaki sa kahirapan. Kaya lang, nag-isip lang sila ng tama. Ginamit nila yung mga naranasan nilang yon para makapag-produce sila ng mga bagay na hindi pa nila nararanasan sa kanilang buhay. Again, you can turn problem into prosperity. Even you can turn waste to wealth. Diba, yung basura, nagiging pere. Ilan na mga tao ngayon ang nakinabang dyan sa basurang yan? Ilan mga tao na I've known many people na maganda ang kalagayan ng kanilang buhay dahil sa basura. Dahil sa basura. Likewise, ang tanong ngayon, itong mga suffering na nararanasan natin ngayon, may maganda pa bang pwedeng pagpihitan dito? Dito sa crisis na nararanasan natin ngayon, sa mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon sa buhay, meron pa ba tayong magagawa dito? Of course, we can turn our suffering into success. Kung pwedeng gawing pera ang basura, pwede rin namang gawing tagumpay ang isang lumbay. Pwedeng gawing tagumpay ang bawat problema na nararanasan natin sa ating buhay. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So dahil po Mother's Day ngayon, by the way, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Ngayon, kung ano mang ang edad mo, matanda, may katanda na tayo, may edad na tayo, o napakabata pa natin, basta nanay ka, alam ko may mga pagsubok, maraming kalungkutan ang nararanasan natin, but you still deserve to be happy. Everything happens for a purpose, at naniniwala ko kapag nakuha mo yung purpose ng motherhood na yan, maniwala ka, hindi lang puro lungkot ang mararanasan mo, makakaranas ka rin ng tagumpay. So dito, pag-usapan natin, ang isang babae, ang isang nanay ngayon, na sobrang pinagdaanan niya, napakahirap, talagang terrible talaga, yung sabi dun sa text natin na babasahin ngayon, terrible talaga yung kanyang naranasan. Tila baga marami na nang iwan sa kanya, papakita ko po sa inyo yung background dito, maybe madalas na po natin siya nababasa, ba't makikita lalo natin na mas malinaw itong passage na ito. Talagang marami nang nang-iwan sa kanya, marami nang mga isinablay sa buhay, ang daming mga nakapag-cause sa kanya ng siguro pagiging mababa ang tingin sa sarili, or maybe marami siyang mga binibitbit na mga alalahanin sa buhay o kaya mga salita ng mga tao, lalo na yung kanyang naranasan na ito, pero napihit niya eh. She was able to turn her suffering into success. Naniniwala ako na meron dito na kung saan nakakaranas tayo ng iba't ibang mga sufferings. But today, believe me, hindi nagkataon na nandirito ka at napakinggan mo ito. We can turn your suffering into success. You can turn it. You can turn it. You can turn your suffering into success. I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 15, verses 21 through 28. Matthew chapter 15, verses 21 through 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Verse 22, a Canaanite woman from that vicinity came to him. A Canaanite woman, non-Jew, Gentile, pagan. A person who is far away from God. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter." Kaya siya ay nanay, siyempre may anak. My daughter. Ba't kaya hindi yung tatay yung lumapit? Bakit kaya hindi yung tatay? So mamaya, papakita ko po, baka wala na. So my daughter is suffering terribly. My daughter is suffering terribly from demon possession. From demon possession. Verse 23, Jesus did not answer a word. Tindi. Yung antindi ng problema mo, tapos walang sagot. Jesus did not answer a word. Minsan ganito si Jesus, eh, no? Nung nakaraan, pinag-aralan natin, Jesus ignored. Eto naman, yung mga negative na narinig niya, eto eh, positive to. Kaya hindi porket
may silence, tapos gumagawa ka naman ng tama, eh may maling mangyayari sa buhay mo. You have to evaluate lang yan. Tignan lang natin to. Verse 23, Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away for she keeps crying out after us. Yung hindi nagsasalita si Jesus, pero ang kulit ng babaeng ito, syempre yung mga bodyguards ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga disipulo, ay napipikon na rin sa kanya. Kaya sinabi niya, send her away. Send her away. For she keeps crying out after us. Verse 24, she answered. Or sabi dito, he answered. So eto ngayon, nung nagsalita yung mga disciples, nagsalita na rin ang Panginoong Jesucristo nung pinapauwi na, nung pinapaalis yung babae. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Grabe to, maniwala kayo. I was sent only to the lost sheep of Israel. Kaya nga maraming mga nagbabasa ng Bible na dinidiscredit na nila yung Bible ngayon kasi daw pang Israel lang yun. And even nakapakinig po ko na yung Ultimo John 3:16 ay pang mga Hudyo lang daw po. Kasi ito sa mga nababasang ito. At mababasa nyo pa, yung before ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, pag tinignan natin, sabi ko nga po, importante sa pagbabasa ng Bible, isang tool natin dyan yung trained eye. Okay, pinapansin nating maigi yung detalye ng ating mga binabasa. Because she will save his people from their sins. Sabing ganon, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, his people, not other people, ibig sabihin mga Hudyo. Baka totoo nga naman. Pero dito sabi, ay sorry, parang ganon ang dating eh. Pero wala naman sinabing ganon, pero ang mabigat nito, I was sent only to the lost sheep of Israel. Bakit? Di ka naman Hudyo eh. Canaanite woman nga eh. Itong babaeng ito. So, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. 25, the woman came and knelt before him. Lord, di pa rin talaga uminto. Help me, she said. Verse 26, he replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Hindi tama na yung pagkain ng mga bata, ng anak ng master, ay sabi niyang ganun, ay ipakain dun sa mga aso. Bigat. Alam niya to. Masakit to. Alam niya na isa sila sa mga asong yun na binabanggit dito. Came from the mouth of Jesus Christ. 27. Yes, Lord! Oh, tignan niyo, alam niya eh. Yun, yung aso eh. Yes, Lord, she said. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kahit tira-tira po, kinakain nila. Grabe. 28, then Jesus answered, woman, you have great faith. Grabe, sabi ng Panginoong Jesucristo, woman, you have great faith. Your request is granted. Wow! Excited ako kasi may mga request dito na mag-grant ngayong araw na ito. May mga nakikinig ngayong araw na ito, mangyayari sa iyo to. Your request is granted. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. So praise the Lord, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Actually, this Gentile woman is described in Mark Gospel. Sa Gospel po ni Mark, pinaliwanag na itong Canaanite woman dito sa Book of Matthew ay Syrophoenician woman. Okay? Magkaiba sila ng description. Pero pareho lang po yun, mga kapatid. Yun. Kaya lang, may point lang kasi itong si Matthew. Okay? Kung bakit Canaanite woman. Pero pagdating kay Mark, Syrophoenician woman. Actually, mixed breed po ito. Pag sinabing Syrophoenician, mixed breed po ito ng Syria at Phoenicia. Syria at Phoenicia. Mixed breed po siya. And perhaps, this woman was ostracized from her Syrian grandparents and her Phoenician relatives. Kumbaga, inilayo, magkakalayo eh. Kasi iba-ibang lahi. Yung race dati, big deal ito. Big deal talaga siya, lalo na nagkaroon ng intermarriage. So, marami po ang nagsasabi that this woman was never able to establish a strong network of relationship. Dahil ang gulo ng pamilya eh.
Kaya nga sinasabi natin na importante mananampalataya ang mapapangasawa mo. Why? Kasi ang dami mong isaalang-alang. Saan kayo magsisimba? Paano kayo magbibigay? Magkakagulo-gulo talaga. Yun pa lang ang laking issue na. Ang laking issue na, pwede pa mag-away-away yung mga magkakamag-anak dahil magkakaiba nga ng pananampalataya. So yun pa lang, ang gulo na ng buhay. Ang gulo pa ng pinasok, ba't kung meron na po dito, napasok ka doon, hindi pa huli ang lahat. Laging may solusyon yung mga bagay-bagay. At marami din naman mga ganyan na kung saan naiayos siya ng Panginoon. Papa-mentor nga lang tayo. So, hindi nakapag-establish itong babaeng ito dahil nga sa ganung pangyayari, because of race issue, and maybe nag-led ito sa unplanned pregnancy. Why? Kasi nga may mga problema. Usually, di ba, kapag alam naman natin na dahil kapag may problema sa pamilya, nangyayari ito, nagkakaroon na nabubuntis na maaga ang isang kabataan o kaya nagkakaroon ng unplanned pregnancy. And maybe her boyfriend, kasi wala yung tatay eh. Dito yung nanay na lang ang gumagawa. Maybe yung boyfriend niya, knowing the difficulties of race relations in this part of the world, o kaya nung panahon nila, mahirap yung napangyayaring yun, matindi yung persecution sa pamilya, o kaya walang talagang strong support dahil magkaiba ng paniniwala dito, maybe iniwan na lang siya nung siya ay nagbubuntis. Iniwan na lang tong babaeng ito, maybe gano'n na nangyari kasi nga wala nga yung lalaking ito, basta kung ano man na nangyari, absent yung tatay. So somehow, this courageous woman survived as a single mother. Kaya kaway-kaway sa mga single mother dyan. Nag-survive siya, hindi ganun kadali eh, mahirap eh. But when her daughter began having seizures, kasi talagang may seizure ito eh, sinabi dun sa text, and even dun kay Mark, talagang may seizure siya, nanginginig siya, at demon possession talaga. Maybe yung mga tao sa paligid niya, may bulong-bulong sa kanya eh, na sinasabi, she deserved that. She deserves what she gets. Why deserving siya? Dahil sa kasalanan na ginagawa niya. Ulitin ko, di ba, pati yung mga Samaritan nga, ganun. Hindi nga sila nag-uusap ng mga Hudyo at sinasabi, buti nga sa inyo, ganyan. Maybe dito rin. Dahil sa mga pagkakamaling na gawa niya, nung nangyayari yung sa kanyang anak, maybe ganun yung mga bulong-bulong na napapakinggan niya sa kanyang paligid. Deserving niya yan sa kanyang kalokohan, sa kanyang kaharutan. Deserving niya yan. Yan talaga mangyayari kapag mga maling desisyon ang ginagawa sa buhay. Biruin mo, pati yung babae, pati yung bata, talagang pwedeng totoo kasi. Kaya lang talagang masasakit na salita. Yung kanyang mga tinanggap, yung mga naririnig nitong batang ito. Now, she's out of options and out of money. Maybe ubos na, si Jesus Christ na lang yung mapupuntan. Bakit ka pupunta kay Jesus? Eh, kalaban nga yan. Makikita natin in Deuteronomy chapter 7, pinapupulbus nga yan ng Panginoon yung Canaanite woman. Bakit ka pupunta dyan? Eh, matinding yung rivalry na meron kayo. So, ibig sabihin, out of option na yung babaeng ito. And maybe out of money na rin. Kasi hindi naman siya pupunta kay Jesus kung may pera naman. O kaya wala na talagang mapuntahan. Out of option, out of money. At ito na mangyari. Napakinggan niya na merong isang Jewish miracle working prophet. Nampadaan dun sa area nila. Jewish miracle working prophet. And maybe napakinggan niya na nagpapalayas ng masamang spirito yan. Ang daming pinalayas ng masamang spirito yan. Oh, ganun ba? Eh, kaya lang, madami kang babanggain dun eh. Siyempre, hindi ka basta-basta pupunta dun. Ulitin ko, mahirap dahil kaaway. Dahil may gulo. Dahil may wall. Ito. So, the Syrophoenician woman has tried all the pagan gods, even lahat ng pwede niyang lapitan, na Diyos-Diyosan sa kanilang lugar, but none could help her. Wala na talaga eh. Out of option siya. Ito na ngayon, pagdaan ng Panginoong Jesucristo, nung mabalitaan niya, nagkaroon ng konting pag-asa. Maybe, just maybe, sumablay na yung mga Diyos-Diyosa namin, sumablay na yung mga doktor, ubos na rin ako, maybe, Jesus is different from these gods. Hindi napagaling ng mga Diyos-Diyosa namin ito,
kinikilala naming Diyos, eh, maybe iba to, itong Jesus na ito. At makikita naman natin that this woman were able to turn her suffering into a great success. So how can we turn our suffering into success? Ano man yung mga nararanasan ngayon natin ngayon nakahirapan, naniwala ka, kayang pihitin yan sa isang sweet success, sa isang magandang tagumpay. Now, there are three crucial factors for you to be able to do that. Three crucial factors. So join me in our message today, turn your suffering into success. Turn your suffering into success. Three crucial factors for you to be able to turn your suffering into success. Naniniwala ako na meron ngayong araw na ito na may mga pagsubok, na may mga suffering ka, but maniniwala ka yung problem na yan magiging prosperity. Yung waste na yan, yung worrying yan magiging wealth yan, maniwala ka. Yung mga victims dito ay magiging victor ka. Kaya yan, kapatid. Yung suffering yan, kahirapan na yan ay magiging tagumpay. If you believe that right now, I want you to type the word amen. Sali ka dito, kapatid. I-declare mo ito. Type mo yung word na amen. Yes, Lord. I will be able to turn my suffering into success. Napagtatagumpayan ko ito. Come on, just type the word amen. I-declare mo yan. Ngayon pa lang, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay may nangyayari na at kakausapin ka ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Number one. Three crucial factors for you to be able to turn your suffering into success. Number one, verse 21 and 22. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman, itong Syrophoenician woman na binanggit ko kanina, from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. From demon possession. Paano mo ititurn yung suffering yan into success? Number one, tatlong bagay, mga kapatid. Una, is problem solving. Number one is problem solving. Remember that successful people are problem solvers. Natural na ang problema na mararanasan sa buhay. Kahit saan ka pumunta na bundok, kahit saan kang lugar pumunta, laging may problema. But ang mga taong matagumpay, sila ay mga problem solvers. Ibig sabihin, may problema. So why this mother was able to turn suffering into success? Why? Simple lang, she finds ways. Parang isa siya sa mga bangko na to. Sabi, we find ways. Pero ito, she finds ways. Ibig sabihin, siyempre, gumawa na siya ng paraan dati. Marami silang mga Diyos-Diyosan. Maybe may pera rin siya, kaya lang naubos na. Pero mapapansin natin na yung babaeng ito, kahit na nakakahiya na, kahit na last option na yon, kasi hindi naman talaga nila ginagawa yon, at maybe baka i-reject siya, ginagawa na nga eh. Hindi na nga walang reject. May rejection na nangyari, may papakita ko ulit. Meron ng pangyayaring ganun, pero hindi siya sumuko, gumawa pa rin siya ng paraan. Kaya nga wala kang masusolusyonan hanggat hindi ka naman gumagawa ng paraan. Kaya kapatid, huwag kang tatalikod sa problema. Bakit? Hindi ka makakahanap kailanman ng solusyon. Kapag tinalikuran lang natin yung problema, never ka makakakita ng solusyon. Kasi isa ito sa mga problema ng mga tao ngayon, kung hindi i-denial, talikuran na lang yung problema. Kaya lang, dahil nga marami ng problema, kailanman di ka makakita ng solusyon sa pagtalikod mo ng problema. O kaya lalo ka lang malalayo sa solusyon the moment na tumalikod ka sa problema. So dito gumawa siya ng paraan, she finds ways. Gumagawa siya ng paraan. This woman was a certified problem solver. Kasi kahit na parang everything is seemed against her, ultimo si Jesus Christ, yung mga disciples niya, yung pangyayari, she still looks for a solution. At napakahirap, mga kapatid, ng kanyang pinagdadaanan. Tandaan natin, Jesus was Jewish. Pati yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, majority dun, mga kapatid, ay Jewish din.
At hindi lahat ang naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay anointed one. Isa na sila dun. Hindi pinaniniwalaan itong Panginoong Jesucristo. Yung iba, hindi rin, karamihan, syempre, yung mga Tagalabas, hindi talaga naniniwala sa kanila. Hindi sana talagang Tagaloob din sila. Kung naniniwala sila, hindi nga naniniwala. And this woman had no business hanging out with Jewish people. Kailanman, hindi pwedeng mangyari yun. Wala kaming business sa inyo, wala kaming dapat na puntahan sa inyo, hindi dapat tayo maghalo na dalawa. Kasi kung mahirap na yung pagiging Samaritan, mas mahirap itong pagiging Canaanite. Ang hirap nito. Walang rason para mag-fellowship tayo. At wala na, patay kung patay, hindi kami lalapit sa inyo. Ganun mga kapatid yung thinking nila. Patay kung patay, bakit kami lalapit dito? Iuubos nyo nga kami, nag-uubosan nga tayo ng lahi. Di ba? But kakaiba itong babaeng ito. Why? Problem solver itong babaeng ito. Handa niyang banggain lahat ng bagay. Handa, ganito yung mga magulang eh, no? Pati yung mga nanay. Of course, Mother's Day ngayon. Alam niyo, yung mga nanay, gagawin ng lahat eh. Yung totoong nanay. Totoong nanay talaga eh, no? Yung may mother's heart. Hindi ganun kadali eh. Kasi, nsa kakainin mo na lang o kaya itutulog mo na lang, iaalaga mo pa ng anak mo. Di ba? Minsan, pang make-up mo na lang, ibibabayad mo pa ng tuition. Dahil nga may problema, ipapahinga mo na lang, kaya lang isasama mo pa sa online schooling niya. Pagod ka na, kaya lang sasama ka. Eh, kinakailangan. Kasi may problema, kinakailangan. Maging parte ka ngayon ng solusyon. Although ganito yung kanilang pinagdadaanan, ay pambihira, eh, problem solver yung babae. Hindi ka makakaranas ng tagumpay ngayon, puro problema na nga, tapos tatalikuran ko pa. Eh, maging problem solver tayo. First, napansin ko dito that she recognized Jesus could help her. She recognized that Jesus could help her. Nakita niya, siyempre hindi naman siya lalapit nang hindi niya na-recognize na makakatulong si Kristo. So, ang problem solver, nakaka-recognize siya ng solution. She recognized that Jesus could help her. So, hindi lang basta pasok ng pasok kung saan-saan. Naghahanap to ngayon ng solusyon. Na-recognize niya ngayon that Jesus could help her. Verse 22, a Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Pagdating ng verse 25, the woman came and knelt before him, Lord, help me. He said, first, she recognized that Jesus could help her. Second, she recognized that Jesus is special. Napansin niya na ang Panginoong Jesucristo ay special. Why? Tingnan niyo po. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out. Hindi bastang tao, hindi, sir. Boss, Lord, Son of David. Lord, tapos yung mabigat doon, yung Son of David. She not only recognized that Jesus could help her, but she cried out after him using this very Jewish name. Son of David. Jewish name para i-describe yung anointed one. Jewish name ito para i-describe yung Messiah. Son of David. So napansin niya na special ito. She recognized that he was the promise ancestors of King David of Israel. Na-recognize niya. So let me ask you something. Do you recognize Jesus as the Messiah? Do you know who he is? Kapatid, na-recognize mo ba na kaya kang tulungan ni Lord? Na napaka-espesyal ng Panginoon, na marami na nang iwan sa'yo pero hindi ka tatalikuran basta-basta nito. Na-recognize mo ba kapatid, na kahit na wala ng solusyon ang iba, na kaya pa rin ng Panginoon, na kaya pa rin solusyonan ng ating Panginoong Jesucristo. She recognized Jesus. Do you recognize Jesus as your Savior? Kaya nga maraming hindi mapapakinabangan yung kapangyarihan at kakayahan ng ating Panginoon, yung kanyang pagmamahal. Bakit? Hindi naman nila nare-recognize eh. Maraming mapupunta sa impyerno. Why? They did not recognize that Jesus is so special. At yung mga tao, ang matindi na ito, na-recognize na nila, ni-reject pa nila, ibang kwento yun. Matindi talaga. So do you know Jesus? Do you recognize Jesus? But this Canaanite woman recognized Jesus. Kapatid,
Let me tell you this. Don't focus on your problem. But rather, find solution. Oo, may problema na. Her daughter is suffering terribly from demon possession dito sa text natin, sinabi. Nakakaranas talaga siya na matinding demon possession. But kapag doon na lang ako tumingin, kapag puro sa problema ka na lang tumingin, walang mangyayari sa'yo. Find solution. Find solution. Can you type that right now? Sabi mo sa comment section ngayon. Find solution. Ako po, marami po nakakilala sa akin sa leadership. Ayaw ko nakakarinig ng puro problema lang. Tama yun, dapat pag-usapan yung problema. Pero kapag puro problema yung sinasabi mo, teka lang, kapatid, ano ba? Wala ka bang maisip? Kailangan matuto ang isang tao sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga nararanasan niya sa kanyang buhay, dapat marunong kang maghanap ng solusyon. At ang mga napopromote, mga kapatid, yung hindi puro problema lang ang dala, kundi may dalang solusyon. Kaya ka napopromote, kaya mataas ang sahod mo, kaya nakikilala ang isang tao kasi problem solver siya. Kasi sa mundong ito, hindi mawawala ang problema. Pero ang kagandaan, ang mamamayagpag, yung mga naghahanap ng solusyon. Yung mga naghahanap ng solusyon. So find solution kaysa mag-focus. Oo, nanginginig na yung anak. Ano yung titingin na lang? Wala na ako magawa. Wala na ako magawa. Meron laging magagawa. Laging may magagawa. Sa totoo lang, kaya ka binabayaran sa trabaho mo kasi may problem ka na re-resolve. Kahit na simpleng tagahugas lang tayo ng plato, kaya ka nandiyan dyan kasi may problema kang sinosolve. Bakit? Eh, sino, ano kakainan ng mga tao? Kaya ka nga naguhugas. Napansin mo, kaya ka may trabaho, kaya may negosyo, kasi may problema na nire-resolve. Kaya wag mong iisipin, kapatid, na sana wala na akong problema, edi wala ka na rin negosyo. Kung walang problema, edi hindi ka na kukunin yan. Hindi ka na i-hire yan kasi wala ka ng problema eh. Kaya pag sinasabi mo, puro problema kasi eh, oportunidad na yon. Oportunidad na yon para mag-grow tayo, oportunidad na yon, kapatid, para, listen to this, para mabago buhay mo. Uulitin ko, karamihan na namayagpag, karamihan na nagtagumpay, tinignan yung problema na oportunidad, tinignan yung basura na pwedeng maging pagkakitaan. Tinignan, kapatid, yung problema na kung saan pwedeng makahanap ng solusyon dito. Remember this, kapatid, that every problem is an opportunity to grow. Every problem is an opportunity to grow. At ito mabigat, kapatid. Every problem is also an opportunity to get closer to Jesus. Ito ay oportunidad. Itong mga problemang ito para maging malapit sa Panginoon. Sino po sa atin dito? Lalo ka nagiging malapit kay Lord pag may problema ka. Yung dating isang segundong prayer mo, thank you Lord, amen. At least nag-pray, di ba? Pero nung nagka-problema ka, kaya mo isang oras mag-pray. Wala pa yung online service natin, hintay ka na ng hintay. Dati, pag dumadating sa church, patapos na yung service. Pero pag may problema, ang aga-aga, wow! Close kayo ni Lord? Yes. Kasi may problema eh. At maraming mga tao nakakilala sa Panginoon nung sila ay magka-problema. Kapatid, huwag mong sasayangin yung mga problema niyan. Gamitin mo yan para lalo ka maging close kay Lord. Verse 22, a Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Kapatid, sa buhay, kapalan lang ng muka. Close ba tayo? Kahit na. Eh di ba, yung mga hindi naman close dati, yung close ngayon, hindi rin naman sila close dati. Ah. O pwede rin maging ganun, kahit nga magkaaway pa tayo, pwede tayo maging magkaibigan. Amen ba? Kahit magkakaaway, nagiging magkaibigan eh. Kapalan lang mumuka, magkaaway yung dalawang angkan eh. Mamaya, naging mag-asawa pa nga sila eh. Kaya lang, kapalan lang ng muka yon. Pero kapag sa kabutihan naman, bakit hindi mo kakapalan ng muka mo? Bilang isang magulang, di ba? Lakas na lang ng loob, kapala na lang talaga ng mukha. Eh, sa masama nga, nagagawa nga natin maging, alam mo yon, maging makapal ang face.
sa kabutihan pa kaya, wala nang hiyahiya pagdating sa pamilya. Wala nang hiyahiya pagdating sa problema. Pero, mga kapatid, pwedeng maging opportunity ito para maging malapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, para maging malapit ka kay Lord, kinakailangan, ibibreak mo talaga yung maraming hadlang. At brinake ito ng babaeng ito. Kaya nga siya ay certified na problem solver. Again, successful people are problem solvers. Kung ano man ang problema ang kinakaharap mo ngayon, mag-resolve ka ng problema. Listen, lahat ng nagtagumpay na tao ay may napagtagumpayan. Ulitin ko, lahat ng matagumpay na tao ay may napagtagumpayan. Does it make sense? Lahat ng matagumpay na tao ay may napagtagumpayan. So lahat ng matagumpay na tao ay may problem na na-solve. Sila may problem na na-solve. Kaya kung may suffering tayo ngayon, be a problem solver. Una yon, problem solver. Pangalawa, mga kapatid, na factor dito. Pangalawa, in verses 23 hanggang 27, is persistent prayer. Persistent prayer. Hindi prayer, ha? Persistent prayer. Why? Because we believe that prayer is so powerful. It is a powerful tool na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat natin gamitin. Verses 23 and 27, ang ibig sabihin ng prayer, mga kapatid, it is a communication. By the way, two-way communication with God. Verses 23 and 27, Jesus did not answer a word. So His disciples came to Him and urged Him, "Send her away, for she keeps crying out after us." Verse 24, He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before Him, "Lord, help me," she said. Verse 26, He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." 27, "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Persistent prayer. Kinakailangan, mga kapatid, marunong kang lumapit kay Lord persistently. Napansin ko dito, mga kapatid, una, she finds ways, di ba? Talagang problem solver ito. At napansin ko rin that she's not a quitter. Always remember that quitters never win and winners never quit. Hindi quitter itong babaeng ito, although marami na siyang pagsubok na pinagdaanan, pero hindi siya nag-quit. Nung lumapit siya, talagang iyak siya ng iyak. Tapos pinapaalis na siya, sige pa rin ang pray ng babaeng ito. Bakit? Silent lang naman si Lord ah. Hindi naman siya nagsabing no ah. Silent lang naman siya. She's not a quitter. Alam niyo po, marami pong tao ang magaling sana. Kaya lang hindi consistent. Napansin ko yan, mga kapatid, sa maraming ministeryo. Sa napakaraming mga organisasyon at maraming tao, magaling sana, hindi lang consistent. Kaya bilang isang leader, dapat nandiyan dyan lagi yung paalala mo, nandiyan dyan yung pagpupush mo sa mga tao, kasi natural to sa mga tao. Maraming mga tao, problema niyan, hindi maka-intro, yung iba naman, puro intro. Puro simula. Gagandahan sa simula, tapos wala na naman, hindi naman ang gagawin. Wala na naman. Kaya maraming tao, mga kapatid, magaling. Magaling magsalita. Talented eh. But not consistent. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, nagfi-fail. Hindi dahil sa sila ay walang utak. Hindi dahil hindi sila magaling. Ang problema nila, hindi sila consistent. Consistency is the name of the game. Dahil hindi naman laging okay ang sitwasyon. Hindi naman laging okay. Kaya lang, kapatid, yung consistent, siya ang kukubra. Siya ang makikinabang. Maraming tao, kapatid, matalino pero hindi consistent. Mabait pero hindi consistent. Magaling sana. Kaya lang hindi consistent. Someone said that persistence will open up any door that has been closed by resistance. Ulitin ko. Persistence will open up any door that has been closed by resistance. Maraming mga doors na nag-close because of resistance, kaya lang mag-o-open yan because of persistence.
Indeed, persistence can break resistance. Kayang i-break ng persistence ang resistance. Kaya nga mapapansin natin, by the way, ang ibig sabihin ng persistence, to continue steadfastly or firmly in spite of oppositions or obstacles. Nagpapatuloy firmly, steadfastly sa kabila ng opposition at obstacles. Napansin ko lang mga kapatid, na napaka-persistent yung panalangin niya. Napaka-persistent nitong babaeng ito. Pinapalaya siya, pero hindi siya lumayas. Hindi siya lumayas. First, mga kapatid, ang pagiging persistent, number one, it involves obstacles. It involves obstacles. Kaya ka nga naging persistent eh, kasi may obstacle eh. May humarang. So mapapansin natin, nakita ko lang dito that there were at least three intimidating factors that could stop her from praying. Tatlong bagay, mga kapatid, tatlong obstacles dun sa prayer request niya. Listen to this. Tatlong obstacles na nakita ko dun sa kanyang prayer request. Number first is the no answer. Hindi yung word na no, yung hindi. But no answer, it means silence. Obstacle yun, first obstacle dito, yung no answer. Verse 23, Jesus did not answer a word. Nangyayari po yan sa atin. Naranasan mo na rin ba yan? Nananalangin ka, pero walang sagot si Lord. Lord, pahingi po ng pantwisyon. Walang sagot si Lord. Buong buhay ko po, aras karamihan. Marami pong panahon sa pag-aaral ko, pipray ako ng tuition. Active naman ako sa church. Nagdi-devotion naman ako. Maalab naman yung pananampalataya ko, pero silent si Lord. Nagpipray ka ng jowa, tapos Jesus did not answer a word. Nagpipray ka ng isang bagay, pipray ka ng anak, nagpipray ka ng negosyo, nagpipray ka kapatid ng mga importanteng bagay na pangangailangan mo, Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away for she keeps crying. Alam mo yun, nagsabi ka ng problema, tapos biglang umimik na kasama mo. Alam niyo mga tol, talaga eh, wala akong pambayad sa kuryente. Tapos yung mga kasama mo, lulunok-lunok na lang. Walang umiimik. Nangyari na ba sa'yo yan? Nagsabi ka ng problema, tapos walang umiimik na kasama mo. Isa yon, yung no answer na yan. Obstacle yan. Kaya yung iba gagawin, aalis na lang. Yung iba magtatampo. Wala namang concern. Ha? Huh? Pag silent, wala nang concern. In fact, mga kapatid, minsan practice ko yan eh. Nagiging ano, yung concern ka dun sa tao, pero minsan, hindi ka nagsasalita. Pero sa totoo ko, nag-iisip ka ng solusyon. Ay hindi porket silent, wala nang pakialam. Teka lang, tignan muna natin to, obstacle to. No answer. Pangalawa is the negative answer. No answer, silence. Pangalawa, negative answer. Kanino galing? Ito, mabigat dito, 24. He answered. Sumagot na ang Panginoong Jesucristo. Kanina, hindi. I was sent only to the lost sheep of Israel. Yung nangungutang ka, tapos, ay, wala na eh, naibigay ko na sa iba eh. Hey! Yung parang biglang excited ka o kaya kinakabahan ka, tapos pagsabi mo ng ganun, wala. Negative. Ay, sabi niya, tol, negative. Negative. Kaya hindi lahat ng... Ngayon, yung iba negative, masaya yan eh. Kapag may negative. Halimbawa, swab test, negative, saya. Pero may negative na nakakapanglungkot eh. Ay, hindi kasi para sa'yo to eh. Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ay, hindi kayo kasali dito eh. Sakit! Yung may problema ka na, tapos echapwera ka pa. What would you feel? Tignan mo ako ba rin. Di ba narrative, ilalagay mo yung sarili mo dun sa kwento. Ikaw makaranas nun. Obstacle yun. Yung iba, magtatampo na talaga. Idiwag. Talaga naman, wala naman talaga kayong pakialam. Kami rin naman talaga walang pakialam. Napilitan lang ako dahil may pangangailangan ako. Pero dahil sa mga ugali nyong yan, dati pa ganyan na kayo eh. Alam mo, pwede nang gulo mangyari dito. Dahil may negative answer. I was sent only. Ang bigat pa nun eh. I was sent only to the lost sheep of Israel. But Jesus' reply would have been very understandable for the Jewish people who were present at that time.
Dahil maliwanag sa kanila na sila kasi yung chosen nation. Wala sa kanila yon, maliwanag sa kanila yon. Maliwanag sa kanila yon that yung mesayang yon ay para sa kanila. Pakita ko, ang ganda nila. Bakit kaya ganun yung sinasabi ni Lord? Bakit kaya? Hindi ba totoo talaga yon? Siyempre, sinabi ni Lord yun, hindi totoo yun. Kaya lang, beyond that statement, ay meron gustong ituro si Lord sa humanity. Yung pagsasabi niya, sa Israel lang, chosen nation itong mga to, tama naman yun eh. Hindi nagbibiro si Lord doon, totoo yun. Pero ito muna, may negative, I was sent only to the lost sheep of Israel. Yun yung pangalawa, na pwedeng maging obstacle kapag may mga negative na feedback, na answer, o kaya may silence, pwedeng, hindi na ako magpe-pray. Wala naman eh. Pangatlo naman is the naysayers. The no answer, the negative answer, and the naysayers. Sama na natin to, verse 23. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, send her away for she keeps crying out after us. Di ba, a naysayer is a person who criticizes or opposes something. Ay, pauwi mo na yan. Salita ng salita. Uwi, uwi, uwi. Go home. Palik ka na dun. Biruin mo yung tao. Nagmamakaawa. Napansin nyo? Yung may mabigat na problema, kahit na wala kang solusyon eh. Tignan nyo itong maigi. Kahit wala kang solusyon, mabait tayo eh, di ba? Pwede po, inom muna po kayo ng tubig bago kayo umuwi. Di ba? Yun eh. Yun ang makatao eh. Ah, sorry po ah. Yung may problema, yung nanay, yung anak niya, talagang ginugulpi ng demonyo, tapos sasabihin ng mga disciples ni Jesus Christ, send her away, wala man lang patubig. Mamatay yung bata, oh, hindi man lang binuhat, hindi man lang kinabayan. Napansin niyo, ang bigat ng wall sa kanila. Walang kaabog-abog, pauwiin yan. Bakit? Inuubos nga namin yan dati. Hindi nga kami pwede magsama eh. Send her away, for she keeps crying out after us. Ang bigat ng ano no ng dispute, racial dispute. Kawawa, no mercy. Actually sinabi 'yon Deuteronomy chapter 7 verse 2, no mercy. Kasi pinapapasok sila sa Kanaan. Kasi hindi pwede na dahil sa emosyon mo, matalo ka. Matalo ang pangarap mo. Kaya kapag inan, wala namang awa to si Lord, teka lang. Hindi mo naunawaan yung context. Minsan kasi kinakain tayo dahil sa emosyon natin, hindi tayo nagtatagumpay. Kailangan kapatid, hindi emosyon, kundi devotion. Kung ano yung word ni Lord, yun ang sundin mo. Mas marunong si Lord sa atin. Kampapadala basta-basta sa emotion mo. Dapat dun sa devotion. Kung ano sinasabi ni Lord, yun ang sundin mo. Kasi yun ang final authority. Pero pagdating dito, send her away, makikita natin yung background. Send her away for she keeps crying out after us. Kapag may mga naysayers na, nag-o-oppose sa atin, ayaw na tayo ngayon. Tandaan natin mga kapatid, ang persistent prayer, tandaan natin, first, it involves obstacles. Second, it involves an overcomer. It involves an overcomer. Sa kabila ng mga obstacles nito, ng mga may no answer, may negative answer, may naysayers, mapapansin naman natin yung pagiging overcomer nitong babaeng ito, nitong nanay na ito. Mapapansin natin, paano siya naging overcomer? Mga kapatid, ito ginawa niya. Number one, paano tayo magiging overcomer? Number one, practice tenacity. Tenacity, it means quality of continuing to exist. Continuing to exist, ibig sabihin, pinapalayas ka na, nandudun ka pa. Dati po ako mga kapatid, dalawang bagay, minsan, pag tinutopak ako, pag pinalayas ka, di umalis ka. Pero may panahon na pinapaalis ako, hindi ako maalis. Bakit? Wala ko kakainin. Buto ko aalis, tenacity. Sabi dati ng teacher ko, oh, naghahanap dati ng pantuition. Di ba dati may mga card-card yan eh, patunay na nagbayad ka na ng tuition. Eh, ito na ka mo, exam na. Eh, wala pang pambayad eh. O, dawa, nasan yung ano? Masa may pinipirmahan kami dati na, wala po sir, di pa po bayad eh. Next ano daw po, next week, sabi ni tatay, ni mama. Eh, wala, umuwi ka dun. Naranasan ko po yung kapalan ng muka, di ako umalis. Nandudong ka lang. Eh, tagumpay din naman pala, no, maaawa rin si ma'am.
Yun ang makaawa ka kunyari. Pero nakakahiya yun, yung pinapalayas ka ng teacher kasi hindi ka bayad ng tuition. Pinapaalis ka kasi wala kang binayad. Kapala ng mukha. Pero mga kapatid, hindi negative nakita ko, yung tenacity pala tawag doon. Sige, mag-exam ka. Bigay mo agad yung ano, ha? Next week, ha? Kailangan, nandiyan na yan. Hindi ko muna che-checkan yung papel mo. Pero sa totoo, naaawa pala yung teacher. Tenacity! Continuing to exist! Very determined! Ayan ang mga taong overcomer. kahit na may pagsubok, di pa rin umaalis. Kaya maraming mga nagbabackslide, nagtampo eh. Nung nagtampo, umalis na. Siyempre, may nagkamaling leader o kaya may hindi nagustuhan, umalis na, kaya maraming hindi lumalago, maniwala kayo, kulang sila sa tenacity. Kaya hindi overcomer. Kaya napaka-weak na mga mananampalataya. Napaka-weak. Ang mga matitibay kapatid, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kahirapan, na pagtagumpayan nila yon. Practice tenacity. Always remember, mga kapatid, here's the secret. Alam mo, hindi porket hindi sumasagot si Lord, wala ka nang gagawin. Manatili ka. Tandaan natin that when God is silent, be persistent. Wala naman sinabi si Lord na wag. Wala kang sinabi, wala, hindi mo nakita sa Bible na masama. Nagawin mo yon. So, when God is silent, be persistent. Maybe God is just testing you. Kung alam mo naman na hindi contradict yung prayer request mo sa salita ng Diyos. Kapatid, be persistent. Be persistent. Marami kasing mga tao, idadrive ka palayo sa pangarap mo. Idadrive ka palayo sa pangarap mo, di ba? Send her away! Sinabi dito, marami mga taong ganun. At yung iba dun, hindi mo talaga kaaway. O yung iba dun, hindi talaga likas na masama. Matitino, disciple ni Kristo to. Send her away. Maybe hindi lang nila maintindihan. Sa akin nga dati, ano yan, pastor? Wala mangyayari sa, ano yung panganay ka? Sabi sa akin doon, ano mangyayari sa pamilya mo? Ano mangyayari sa buhay mo kung magpapastor ka lang? Eh, wala eh. Nung sinabi sa akin, wag magpastor, lalo ako nag-enroll. Lalo ako naglingkod sa Panginoon kasi importante sa akin yung word ng Panginoon. Mas nag-i-exist ang word ni Lord. Mas matibay ang word ng Panginoon. So practice tenacity. Yan ang mga overcomer. Pangalawa, mga kapatid, bigat nito, practice humility. Practice humility. A Canaanite woman, verse 22, from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. Napansin mo, Lord, son of David, have mercy on me. Pagdating ng verse 25, the woman came and knelt before him, Lord, help me. Pinapalayas ka na, tapos Lord ka pa ng Lord. Tapos sinabi niya, ay, teka lang, hindi para sa mga aso to. Ito, mga miracles na ito, hindi para sa mga aso to. Sabi nga, hindi para sa mga Gentile to. Sabi ng babae, yes, Lord. Napaka-humble pa rin. Yung iba, pag nireject mo, una ang bait, pangalawa, mumurahin ka na. Kasi nireject mo eh. Di ba ang bait-bait niya nung nililigawan ka, pero yung iba, yung hindi talaga, yung nag-aastang demonyo talaga, una, manliligaw yan na angel, mamaya dyan, parang ano na, demonyo na yan. And nireject mo kasi. So, doon nakikita, tandaan natin, when trouble grows, character shows. Pero dito sa babaeng ito, kabi-kabi lang rejections na naranasan niya, yes, Lord pa rin. Lord. Sabi niyang ganun, ay, alam mo, hindi para sa inyong mga aso to. Ano sabi niya? Yes, Lord. Grabe ang humility. Alam mo, humility helped her to become persistent. Kapag mapagpakumbaba ka, hindi ka alis eh. Pag humble ka, kapatid, hindi ka basta-basta bumibigay. Ang taong humble, persistent yan. Why? Ano pa magpapabagsak sa'yo in tagal mo na sa baba? Paano ka ibababa? E mapagpakumbaba ka. Mahirap ibaba ang taong mapagpakumbaba. Ang dami na nagda-down sa kanya, layas ka na, uulitin ko kapatid, mahirap ibaba ang taong mapagpakumbaba. Kaya yung mga taong mayayabang, mga taong mapapride, sila yung mga bumabagsak sa buhay. Sila yung mahihirapan bumaba. Pangatlo, kapatid, pangatlo. Heto, mabigat. Focus on Christ's ability. Yan yung mga overcomer. Practice tenacity, practice humility, and focus on Christ's ability. Verse 26, he answered, it isn't right to take the children's bread and throw it to the dogs. By the way, ulitin ko, yung children na sinabi dito ni Jesus ay yung Israel. Children. Ganda eh, no? Pero yung aso dito, ito yung mga hintil. Siya yun, yung babaeng yun. Specifically.
Dahil ito ang pangkaraniwang tawag sa kanila ng mga Hudyo, aso. Grabe, no? Masakit kaya matawag na aso. Ngayon siguro medyo maganda na yung aso, pero ang baba pa rin, di ba? Compared mo sa tao. Alam mo, aso ka talaga eh. Kaya mga backslider, ganito yung tawag eh, ng Bible. Tapos yung, kumakain, sakain pa lang yung iba sa atin eh. Yung kinain niya, iduduwal niya, tapos kakainin niya ulit. Okay, grabe. Yung tumalikod ka na sa dumi ng buhay, tapos kakainin mo ulit. Kaya ganun, nakakadiri. Pero, mga kapatid, pero matindi dito, hindi pa rin siya nagtampo. Sabi niya, alam mo, it's not right to take children's bread. Hindi ko ibibigay, hindi namin binibigay yung pagkain ng mga anak namin sa inyong mga aso. Sa inyong mga aso. Malinaw sa kanila yon. Malinaw sa mga tao na nakakapakinig. Malinaw sa kanila yun, dahil yun naman talaga ang tawag sa kanila. Ano sabi niya, sinabi sa kanyang aso? Yes, Lord. Aso po talaga kami. She said, yet, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Pero kahit na po aso, kahit yung mumu po, kinakain po yun. Sabi niyang ganun. What a great faith. What a great determination. Alam mo kapatid, nag-focus siya, hindi doon sa mga rejections niya eh. Nag-focus pa rin siya, pambihira ka. Napansin mo kapatid, pagkain ng children, masasarap. Tapos dito, kahit na daw yung mumu lang, kahit na yung mga tira-tira lang, makinig ka maigi dito, kahit na tira-tira lang, gagaling yung anak ko. Kahit tira-tira lang ng kapangyarihan mo. Naniniwala ko, yung tirang yan, malakas yan para sa amin. Kapangyarihan yan para sa amin. Nag-focus siya pa rin sa kakayahan ni Jesus, kahit yung tirang yon, powerful yon. Kapatid, kapag nag-focus ka sa kapangyarihan ng Panginoon, walang kapangyarihan ng problema ang gagapi sa'yo at magpapabagsak sa'yo. Focus on Christ's ability. Yan ang mga overcomers. So, church, don't lose hope. May kasabihan nga that if plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters. If plan A didn't work, hindi nag-work yung plan A eh. Tandaan mo, may 25 more letters. O marami pa ngayon dun sa iba, marami pang letters sa alphabet. Don't quit. It ain't over until it's over. Hindi pa tapos hanggat hindi pa tapos. Lastly, verse 28, and then Jesus answered, woman, you have great faith. Your request is granted. Wow. Request granted. And her daughter was healed from that very hour. From that very hour. Number 3 is proven faith. Verse 28. Proven faith. Kapag gusto mo kapatid na ma-turn yung pagsubok na yan, yung problem na yan kapatid, sa isang matinding triumph, may isang tinding tagumpay, yung suffering na yan, ma-turn siya into success. Importante yung proven faith. Why proven faith? Eh kasi marami namang mga tao sinasabi nila may faith sila but hindi, wala namang proof. Asan? Di ba yung sinabing ganda-ganda ko talaga tapos sabi nung iba, asan? Uy, sobra namang harsh yun. Baka sa'yo lang. Hindi masyang maganda. Ang bait-bait ko talaga eh, asan? Kapatid, hindi porket sinabing may pananampalataya, may faith na. Hindi porket nag-church, may faith na. Hindi porket nagbabasa ng Bible, may faith na agad. Hindi nga porket nagsabing I love you, mahal ka talaga niya. Kaya nga importante, proven ba yan? First, mga kapatid, I want you to know that true faith is obvious. True faith is obvious. Jesus authenticated her faith. Inauthenticate ng Panginoong Jesucristo yung pananampalataya niya. Ulitin ko, kapatid, hindi porket sinabi mo may faith ka na talaga. Tandaan natin si Lord ay hindi mabobola. Kaya hindi lahat na nag-speaking in tongues, kinakausap si Lord. Kaya hindi lahat na nagtaas ang kamay, sumasamba kay Lord. Kinakailangan, patunayan mo yung sinasabi mong pagsamba. Patunayan din lahat na nagsabing, I love you, Lord, mahal siya. Sabi ni Lord, if you love me, you will obey my command. Tandaan po natin, ang tunay na pananampalataya ay halata. Ang tunay na pananampalataya ay obvious. Kaya nga, proven faith ito. Yung sinasabi mong faith mo, dapat pinatutunayan mo. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, patunayan mo.
Yung sinasabi mong sumasamba ka kay Lord, patunayan mo. Second, true faith is rewarded. Remember, kapatid, verse 23 and 24, Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. She answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. So nung makita niya, mga kapatid, yung compassion ng Panginoong Jesucristo, eh hindi naman si Jesus nagpapaalay sa akin eh. Naniwala pa rin siya sa ability ng ating Panginoong Jesucristo ay pambihira. Naranasan niya ngayon yung pagpapala kasi hindi siya sumuko eh. Nanampalataya siya. Remember, the measure of your faith is conditioned by what we see in Jesus. Yung pananampalataya natin ay nami-measure. Tandaan natin kung paano natin tinitignan ng Panginoong Jesucristo. The measure of your faith is conditioned by what we see or what we believe in Jesus. Pinapalayas na siya. Pero sabi niya, the woman came and knelt before him, Lord, help me! She said, then Jesus answered, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Yes, kapatid, we must recognize that we are underserving para hindi tayo magyabang. Dapat malinaw yun. We must believe, we must recognize that we are underserving and we must believe that Jesus can do anything. Yes, I am deserving, undeserving, but Jesus can do anything. Hindi ako susuko. At napatunayan ng Panginoon Jesucristo yung pananampalataya niya yun. She was able to turn her suffering into something amazing. Why? Because she has a great faith. And Jesus certified it. Sinabi niya, woman, you have a great faith. Una, may obstacle ito, mapapansin natin. Di ba? May mga obstacles ang pinagdaanan, itong mga ito. Kaya nga, napatunayan yung kanyang pananampalataya. True faith is obvious. And true faith is rewarded. Ang tunay na pananampalataya, laging may reward yan. Ang tunay, pakinig ka mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay may pagpapala. Ang tunay na pananampalataya ay may pagpapala. Remember that doubt, fear, and even worry will only slow you down. Papabagalin ka niyan. Pero yung pananampalataya, kapatid, yan ang magtutulak sa'yo para ituloy yung tama. Remember, kapag may matindi kang faith, marami kang matatawid, marami kang malalagpasan, at marami kang mapagtatagumpayan. So how can we turn our suffering into success? There are three things, tatlong bagay. Number one is problem solving. Yes, maraming problema. Good news, kapatid. Marami ring solusyon na pwedeng hanapin. Laging may solusyon. Pangalawa, persistent prayer. Huwag kang susuko. Bakit ka hihinto sa pananalangin mo, kapatid? Eh nakita mo compassionate yung nilalapitan mo. Eh nakita mo sinulat niya yung prayer mo. Kaya nga magandang panalangin lagi, mga kapatid, according to the will of God. Huwag kang mananalangin ng kung ano-ano lang. Ipanalangin mo yung nasusulat. Kasi hindi iko-contradict ng Diyos yung kanyang salita. Never. At pangatlo is proven faith. Ang pananampalataya ay pinatutunayan. Ino-authenticate yan. Hindi porket may pinakita kang dokumento, okay na yun. Marami sa mundo ganyan, pakita. Pero sa Bible, mga kapatid, kay Lord, pinatutunayan yon. I will end with this. Tignan nyo po itong maigi. Ito yung sinasabi ko kanina. Sinabi dito, but madalas si Lord, sinasabi niya, I was sent only to the lost sheep of Israel. He came, sabi niya, to save his people from their sins. Pinapakita yung chosen nation. Tama naman talaga, chosen nation naman talaga. Pinapanalangin nga natin, naniniwala tayo doon. But it doesn't mean natatapos ang lahat doon. Tignan mo itong maigi. Verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Hindi nagjo-joke si Lord dito. Pag sinabi niyang chosen nation ng Israel, chosen nation yon. Hindi siya nagjo-joke. Hindi siya nagjo-joke. Pag sinabing I was sent only to the lost sheep of Israel, hindi nagjo-joke yon. Nung sinabi kay Joseph, sa stepdad ng ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo, na binong anghel na siya ipinanganak, yung ipapanganak, he will came to save his people from their sins. His people, hindi biro yun. Totoo yun. 25, the woman came and knelt before him. Lord, help me!
She said, "Woman, Canaanite, Syrophoenician, Gentile, pagan." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. Verse 26, he replied, "It is not right to take the children's bread," Jew, chosen nation, "and toss it to their dogs." Gentile, Canaanite woman. Verse 27, "Yes, Lord." Dog po talaga kami. Kami yung hindi chosen. Labas po talaga kami sa inyo. She said, "But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." What? Some of us are thinking, did Jesus call her a dog? Totoo ba? Tawag doon sa babaeng may problema? Aso? The truth is, yes. Eh, nakalagay eh. However, there is a context here that is important for us to understand. Totoo yun. Hindi mo ida-downplay yun. Totoo yun. Pag may sinabi ang Bible, totoo yun. Pag sinabing magnanakaw, magnanakaw. Pag sinabing aso, aso. Ganun ang Bible. Bakit mo alam mo yun, iwa-water down yung ganun mga bagay? Hindi. Kaya lang, kailangan maunawaan natin yung context na ito. You see? Sinabi dito that Jesus, pinapakita dito that Jesus was sent as Jewish Messiah for the Jewish people. Jewish Messiah for the Jewish people. Everyone knew that. Maliwanag sa kanila. Maliwanag sa mga Hudyo at maliwanag sa mga kapitbahay nila. Maliwanag sa babae. Sinabi niya, yes. Yes. Dog talaga kami. Yes, hindi talaga kami. Tagaloob. Hindi talaga. Maliwanag sa kanila yan. Maliwanag sa kanila. But Jesus is not calling her a dog in a sense that he's trying to tear her down. Hindi siya tinawag na aso dito para pabagsakin siya. In fact, this was a common thought in that day. Maliwanag sa kanila yun, inamin niya nga. But this is the bottom line. Hindi kayo kasali, pero kayo ay sinali. Hindi kayo kasali, pero hindi kayo sinali. Dito ngayon, kapatid, lumalabas ang grasya. Ibig sabihin, undeserved favor, chosen nation. Pero bakit may madadamay? Because of the grace of the Lord Jesus Christ. Hindi ka kasali. Hindi ka naman talaga matino eh. Masamang tao ka naman talaga eh. Masamang tao naman talaga ako eh. Hindi naman talaga ako bagay dyan eh. Hindi naman talaga ako bagay sa ganitong klaseng posisyon. Hindi ako bagay sa ganitong buhay. But thank God, kahit hindi ako kasali, sinali ako because of that grace. Kapatid, totoo yung sinasabi ng Panginoon. Chosen nation talaga yon. Pero pinapakita ng Panginoon, meron akong undeserved favor. Hindi kayo kasali, pero sinali kayo. Yes, Lord. But even dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kung among you here right now, sinasabi mo, Lord, I need that kind of undeserved favor. Maybe sinasabi mo, Lord, masama naman talaga ako, sablay naman talaga ako nanay, sablay akong tatay, dami kong mga nagawa in the past, even until now, Lord, but Lord, I need that grace. I need that undeserved favor. I want you to close your eyes right now. Maybe ikaw itong taong ito, kapatid, na kung saan nagkaroon, nakaranas ng iba't iba mga kamalian sa buhay. Minsan nga sinasabi mo, Lord, di ako kasali dyan eh. Minsan nga lumiliit ng tingin mo sa sarili mo, nanliliit ka sa sarili mo, kapatid, dahil may mga matitinong tao. Totoo naman yun eh, kasi ikaw nagkasala ka, nagkamali ka. Kasi mabubuti yung mga magulang nila, o kaya sila kasi nag-ayos ng buhay. E tayo nakagawa ng mga mali, o kaya naman, alam mo yun, kapatid, ang dami natin hindi magagandang nagawa, kaya nga, kapatid, may undeserved favor. Sino dito, kapatid, gusto mong maranasan yan? Yung hindi ka naman talaga kasali, pero Lord, pwede akong maisali. Parang wala ka namang K na sumagana sa buhay, kasi laki kang hirap eh. Pero sinasabi mo, Lord,
maranasin mo po sa akin to. Wala ka naman kayo na maging mabuting tatay o mabuting nanay, kayo mabuting anak. Pero sinasabi mo, Lord, because of your grace, mangyayari sa buhay ko ito. Favor na undeserved ko, Lord. Kapatid, starting today, gaano man kaliit ang tingin mo sa iyong sarili, gaano man kaliit ang tingin sa iyo ng ibang tao, gaano man kahirap ang pinagdaanan mo, kapatid, kaya mo mapagtagumpayan yan. Kaya mong makasali sa isang tagumpay because of God's grace. Give your life to Jesus. So among you here right now, you want to receive this grace right now. Then sabi mo, Lord, I want this kind of favor, Lord, from you. You need Jesus. You need Jesus. Lalapit tayo kay Lord ngayon. If this is your first time na nakapanood ngayong araw na ito, kapatid, hindi nagkataon na nandirito ka, mahal ka ni Jesus. Ano man ang pinagdaanan mo, kapatid, hindi nagkataon na narinig mo ito na mahal ka ni Lord, na gusto ka niyang isali. Kahit di naman talaga tayo kasali. Pero dahil may grasya, madadawit tayo. Madadawit tayo. Na sinasabi mo, Lord, I want that grace. I want your mercy, God. Give your life to Jesus today. Believe me, after this, your life will never be the same again. Kausapin mo si Lord. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be my God. Be my King. Be my Lord. I receive your grace. In Jesus' name. Amen. If you pray this prayer with us right now, I believe, kapatid, sapat yung grasya ni Lord sa kabila ng mga disgrasya mo sa buhay. Sapat yung grasya ng Panginoon sa kabila ng kabi-kabilang mga disgrasya na naranasan mo sa buhay. Jesus loves you so much. Sapat yung gatiting. Gatiting lang, kapatid, na mahuhulog. Sapat na yun para mabuhayan ka. Sapat na yun para makapagsimula ka. Sapat na yun, kapatid, para muling mabuhayan ka ng loob. Sino man sa atin ngayon nakakaranas ng suffering? Meron dito, kapatid, may matinding suffering ka nararanasan sa iyong pamilya. First, I want to pray for this woman right now, for these mothers right now, na lahat ginagawa ninyo para sa inyong mga anak. Sa totoo lang, nahihirapan ka na pero kinakaya mo na lang. Tapos minsan yung response pa ng ibang tao hindi pa maganda. Yung parang wala ka pang katuwang, kapatid, sapat ang grace ni Lord. Huwag kang susuko. Huwag mong sirain yung tamang pananaw mo sa buhay. Huwag mong sirain. Father, in the name of Jesus, I lift up to you these mothers, Lord, na patuloy na itinataguyod ang kanilang pamilya, Panginoon. Na patuloy na nagiging ilaw ng kanilang pamilya, Lord. Lord, I pray, God, for your mercy, for your grace. Katulad ng ginawa mo dito sa Syrophoenician woman na ito, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga sablay sa buhay, sa kabila, Panginoon, ng pagiging malayo sa iyo, Lord, kumilos pa rin yung grasya mo sa kanya, Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray, God, that you bless these mothers, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nanay na nakakapakinig ngayon. Katulad ng Canaanite woman dito, Lord, na single mother, Panginoon. Lord, I pray also for these single mothers, Panginoon. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Lalo pa silang maging malapit sa iyo, Panginoon. Lord, makakapag-produce sila ng mga tao, Panginoon, mga anak, na kung saan may fear of the Lord, Panginoon. Magtatagumpay pa rin, Panginoon, ang kanilang pamilya. Lord, sa bawat nanay na nandirito ngayon, Lord, I pray, God, that you strengthen them, Panginoon. Kung meron man ditong nanay, Panginoon, na may karamdaman, Lord, we speak healing right now. Wherever you are today, kung napapanood mo ito, whether may COVID ka, whether anuman yung karamdaman na nararanasan mo, we declare healing in the name of Jesus. The Bible said, by His wounds, we are healed. Receive that healing right now. Jesus loves you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Lord, bless these mothers today. Lord, and even pray, God, for every family, Panginoon, na nakakaranas ng kabigatan sa bawat tatay, sa mga anak, Panginoon. Lord, I pray for your grace, God, for your mercy to flow, Lord, sa kanila pong tahanan, Panginoon. Lord, mapupuno ng kapayapaan, ng pag-asa sa kabila ng pagsubok sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, let your grace, God, be experienced in the name of Jesus. Let your grace be experienced. Ngayong oras na ito, kapatid, lapit ka kay Lord.
Lapit ka sa grasya ng ating Panginoon. Kapatid, underserved ka man, pero sapat yung grasya ng Panginoon. Come on. I want you to lift up the name of Jesus today. Let His grace fall upon you right now.